Lakers nga mga idol, may problema dito kay Anthony Davis at kay Russell Westbrook. Matapos kasi ang kanilang 3 games na paglalaro, 1-2 ang kanilang record, eto si AD at si Westbrook ay sobrang nag-i-struggle nga sa 3-point line. 3 out of 20 nga lang sila sa kanilang 3-point field goal. Maiintindihan pa nga natin yan dahil sobrang aga pa nga sa season. Pero sa tingin ko ang mga idol, dapat ngayon pa lang ay improve na nila ang kanilang 3-point shooting. Dahil sigurado yan mga idol, kapag mas naging better shooter sila, mas luluwang ang spacing ng Lakers, mas luluwang ang court para sa kanila, mas makakadrive itong si Russell Westbrook at si LeBron James. At ang equals nga niyan mga idol, mas tataas ang kanilang tsansa na mapanalo ang mga games na kanilang nilalaro. So kung ako nga sa kanila mga idol, siguradong araw-araw na papraktisin ko ang 3-point shooting para nga makatulong ako sa team ko. So sana nga mga idol, ganyan din ang gawin nito ni Russell Westbrook at ni Anthony Davis. At sa ating susunod na balita naman mga idol, Stephen Curry tinawanan nga itong si Patrick Beverly. Matapos kasi na mag-viral yung panggugulo nito ni Patrick Beverly kay Jonas Valanciunas sa free throw line, ay ito, napa-comment nga si Steph Curry sa post na yan ng laughing emoji. Siguro nga mga idol, nakaka-relate itong si Steph Curry dito kay Valanciunas at alam niya na ang gawain nito ni Beverly. Kaya't hanggang sa Instagram mga idol, natatawa nga itong si Steph Curry. At sa ating panghuling balita naman mga idol, Chicago Bulls undefeated pa rin. 4-0 na nga ang kanilang standing. Napakaganda nga mga idol ng kanilang mga acquisition sa kanilang mga bagong player. Napakagalingan ng GM nila. Dahil ito ang mga bagong player na inuha nila na si Lonzo Ball, si Alex Caruso at pati na rin si DeMar DeRozan ay napakalaking ang tulong dito sa Chicago Bulls team at napakalaking tulong din dito kay Zach LaVine. Hindi lang basta opensa ang kanilang tulong mga idol, kundi mas malaki pa nga sa depensa, lalong-lalo na si Lonzo Ball at itong si Caruso. At tuwang-tuwa nga din mga idol ang mga Bulls fans nang makita nilang epekto ni Alex Caruso sa kanilang team. Pati nga yung mga announcer ng team ng Chicago Bulls ay namamangha dito kay Alex Caruso. So yun nga mga idol, itong Chicago Bulls ay number 1 ngayon sa Eastern Conference. Abangan natin kung kaya ba nilang panindigan ang number 1 spot dito sa Eastern Conference. At yun nga lamang din mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!